Ano nga ba ang mga basic na pwede mong i-check sa iyong bagong bili na second hand na sasakyan? Yan ang katanungan na isa sa mga kaibigan natin sa page. At ituturo ko sa inyo kung ano yung mga basic parts na pwede ninyo i-check kahit hindi naman kayo mekaniko, no? Na magagawa ninyo sa bahay. So, number one, yung mga filter. Yan. So, ito nga pala, dagdag tip lang. Bilan nyo kagad ng mating yung sasakyan ninyo. Yan. Kung walang mating yung nabili ninyo, kagaya nito, wala siyang mating na plastic, ang mating niya ay yung carpet din, yung original, para ma-preserve yung freshness ng carpet ninyo. Yan. Bilan nyo nung ganito yung malalim. Kasi nakakasaluyan ng tubig at saka alikabok. Lalo na ngayon tag-ulan. Sayang naman yung carpet na original, di ba? So, para lang ma-preserve, nasa 1,200 lang yata ito, 1,300 or 1,100. Sa mga malls, meron yan. No? So, yan. Mahalaga yan. Check natin ang engine bay. So, ito mga basic lang yung mga isi-share ko sa inyo para magawa ninyo sa bahay. Stand muna natin ang makina. Okay. So, ang pwede nyo i-check pagka-uwi ninyo ay air filter. Basic maintenance yan. Kasi sa mga PMS o preventive maintenance, yan lang naman ang mga tinitignan sa mga unang mga check-up. Air filter, brake pads, oil filter, papaltan, change oil, coolant, titignan mo kung nasa tamang level ang coolant mo, di ba? Kung kulay kalawang na ba yan o ano na ba, expired na, yung iyong brake fluid. Yan, malinaw na malinaw pa. Ito yung 8,500 pa lang ang tinatakbo. So talagang malinaw na malinaw pa lahat yan. So air filter mga kaibigan, ito, kahit low mileage ka o konti pa lang tinakbo mo, kung maalikabok naman sa lugar nyo, ito ang hindi mo pwedeng baliwalain, air filter. So ang pagbabaklas ay madali lang, no? Ito lang, dalawang clip lang. Ulitin natin para makita ninyo. Ayan. Para pwede nyo i-check sa bahay yung sa inyo, kahit babae, kayang gawin to kahit bata. Tanggalin mo lang yung clip. 1, 2, yun lang. Sa ibang model, ganyan lang din. Pero iba-iba lang yung posisyon. Minsan nandito, minsan nandyan. Hanapin nyo lang yung pinaka-clip nung takip ng air filter. No? So, pag natanggal nyo na, iangat nyo lang. Yan, tapos kunin nyo yung element. Ito lang yun. Yan. Yan, so medyo may kadumihan na rin. Sabi ko nga sa inyo, kahit yan ay low mileage, basta maalikabok sa inyong dinadaanan lugar, halimbawa, matraffic, tapos maalikabok, talagang mabilis dudumi yan. So, ayan, medyo madumi na siya. Pwede nyong pagpagin, pwede nyong paltan, less than 1,000 lang naman yung mga ganyan. Yan ang pinaka face mask ng ating mga sasakyan. So, kung ang inyong sasakyan, barado na ang air filter, mahihirapang humatak yan kasi hindi siya makahinga. Pwede rin lumakas sa gasolina or sa diesel. At marami pang pwedeng ibang mangyari. Pagbabalik, ganyan lang. Shoot nyo lang ulit. Hindi nyo naman yung pwedeng baliktarin eh. Kasi iba yung korte. Korting dahon. So, pagbabalik, ganyan lang din. Takpan mo lang. Diba? Parang lunchbox lang. Di marunong ka na magpalit ng air filter. Number one. Number two, yun nga, coolant. I-check mo kung nasa tamang level. Pwede dyan, sa reserve. Pwede rin dito. Bubuksan mo lang yan. At titignan mo kung kumpleto ang tubig. Ayan, kumpleto. Ayan, may mga konting alikabok pa. So, okay. Puno. Coolant, check. Air filter, check. Brake fluid, tsaka clutch fluid sa mga manual transmission. So, ayun, nasa maximum. Tama yan. So, alam nyo mga kaibigan, bakit nagbabawas ang brake fluid? Hindi porket nagbabawas yan ay meron ng tagas. Nagbabawas po yan dahil luminipis yung inyong brake pads. Okay, punta tayo sa brake pads. Dito yon. Sa nga pala, napalta ko na ng mugs to. Tsaka gulong. Kasi yung rim niya, tawag dito. Yun nga, 2016 pa yung goma. Although makapal pa naman. Gagawin ko lang reserba. Pinalta ko na rin ng mugs para may iba itsura. Yan. So yung mga kalawang na ganyan, para sa mga baguhan, huwag kayong kakabahan, no? Ito sa likod, mas kalawang pa ngayon nasa likod eh. Yan mo. Yan. Hindi ibig sabihin yan, masisira yan. Ibig sabihin lang yan, umulan, tapos natuyo. Yun lang yun. Pero pag umandar ka, promeno ka, yung ingay na
Mawawala din yun, seconds lang. Ilang preno mo lang, mga dalawa, tatlong preno. Mawawala din yun. Kasi parang lilinisin niya yung pinaka-disc. Okay? So, ang brake pads, makikita nyo, ayun o. Oh. Yun, ang kapal pa o. Oh. Ito ang brake pad, mga kaibigan. Yan. Yung medyo kulay blue, yan yung pinaka-bakal. At yung pad niya ay yung kulay brown. Yan, dalawa yan. Diyan yung makikita kung makapal pa o manipis na ang inyong brake pad. So, pag numinipis ang brake pad mo, may piston itong caliper. May piston yan eh, yung tumutulak sa preno tuwing tumatapa ka. Pag numinipis ang brake pad mo, lumalaki yung tulak ng piston. Kaya yung fluid, nababawasan. Kasi po, yung piston, mas lumalaki yung labas. Mas malaki yung fluid yung kinakailangan niya para makatulak. Mas marami. Kaya nagbabawas. Kahit wala kang makitang leak, nagbabawas. Check mo yung brake pads mo, baka manipis na. Okay? So tapos na tayo sa air filter, tapos na tayo sa coolant, tapos na tayo sa brake fluid. Oil level naman, i-check mo. Engine oil level, di ba? Okay, tingnan natin kung nasa anong level na ba ito. Ay, nako, hindi ko na ma-check. Kasi umandar siya eh. Diba? So, ang gagawin ninyong pag-check ay dapat hindi umaandar pa yung kotse ninyo. Yan. Yung maitim na langis, okay lang yan. Lalo sa mga diesel engine, no? Hindi yan nakakapagtaka. Ito kasi diesel. So, i-change oil ko na rin naman ito. Dahil ganoon ang ginagawa ko pag may bagong biling sasakyan. Kahit yan medyo hindi pa siya mag-brown yung langis, pinapalitan ko na rin para alam ko yung pinaka-history niya. Yan. So, bakit kailangan mag-check ng engine oil bago pa i-startin yung makina? Kasi po, hindi mo makikita yung tamang level kagaya ngayon kapag ang makina mo ay umandar na. Kasi umiibabaw na ibang langis, no? Mupunta sa turbo. So, hindi mo na makuha yung tamang sukat. Iisipin mo, mababa. Yung pala, nasa ibang parte na yung oil. So, ang maganda, yung nakapahinga ng magdamag yung kotse, o kaya kahit mga dalawang oras siguro, bumaba na yung langis niyan. So, pag ganun, nasa level ground ka, yung pantay, huwag yung nakatagilid, no? Pag nandyan ka, tsaka mo i-check ang engine oil. Doon makikita ang tamang level. Okay? So, yun lang. Tapos na tayo sa engine oil. Papalitan ko na rin naman yan. Battery terminal, i-check mo rin. May kumakaway doon, no? So, battery terminal, i-check ninyo. Minsan, pinagkukusan pa yan ng pagkalobat o pagtirik. Pag maluwag ang mga terminal ng battery. Okay, good. Oh, naka-plastic pa, oh. Okay, battery terminal, okay. Mga ilaw, i-check ninyo kung gumagana lahat kasi libo din yan pag nahuli kayo. Bulagang headlight, bulagang taillight, no? Signal lights, check ninyo lahat. Yung ilaw sa plaka, dapat gumagana rin sa likod. Okay, so ito pa isang filter, mga kaibigan. Yun na, i-topic natin noong nakaraan. Aircon filter. Hindi lahat ng model meron nito. Ulitin natin. May mga model na sadyang silyado o sarado yung aircon filter. So, ito yon. Pindutin mo lang. Tapos, alisin mo yung pinaka-cover. Isa. Dalawa. At bababa na yan. Sa ibang model, hindi, walang pinipingot na ganyan, no? Tinutuunan lang ng ganito. Yan, tapos babagsak na siya. Ay, mamaya basahin natin ng konti yan. Tungkol sa transmission ito. DCT. Yan ay dual clutch transmission. Kung paano alagaan yung dual clutch transmission. Kasi yun ang madalas na issue ng mga models na naka-DCT o yung dual clutch transmission. Ito, tip lang to. Para din sa inyo. So, ito yung aircon filter. Nandito sa blower, sa ibabaw ng blower. Ayan. Meron niya pindutan dyan. Pindutin mo lang. Isa. Dalawa. At hilahin mo na palabas. Yun. So, ayan o. Hilahin mo lang yung cartridge na yan. Yun. Makikita mo kung madumi na. So, ito. Sadyang kulay gray yung kulay. Paano mo malalaman kung malinis o madumi? Una, syempre, pag kinalabit mo, uusok yan. Ito, wala namang usok. Hindi na usok yung alikabok. So, okay naman. Ang kulay niya talaga sadyang gray. Yan. Kasi dito sa gilid, gray. Yung iba, makita mo, puting-puti yung gilid, tapos yung gitna, gray na or black na. Yun, talaga madumi na. Paltan nyo na lang. Nga pala, marami nagtatanong nito, washable ba yung ganyan, Dok?
Yan po ay washable kung ang inyong klase ng filter ay cotton type. Pag yung parang papel ang klase ng filter, ay huwag nyo pong lalaban, makamadurog sa tubig. Alam nyo naman yung papel, di ba? Pag nasama sa ating mga bulsa ng pantalon, pag naglalaba, nadudurog. So, huwag nyo lalaban pag paper type yung inyo. So, ganun lang. Sasara nyo lang. Tuunan nyo lang. Okay? So, balik muna natin ito. I-check nyo yung filter. Mahalaga yan, mga kaibigan. Marami nang nakatipid dyan. Hindi nila alam may filter pala dyan. Yung ibang model, pag walang pindutan o kaya nakasara lang yung ganun, eh, huwag nyo nang hanapin. Malamang sadyang wala yun sa inyo. May mga brand nyo na ganyan talagang walang filter. Pwede mong lagyan, bubutasin mo, kakatirin mo, tapos yung pinakatakip, yun din yung ibabalik mo, tapos bibilang mo ng filter. So, ganyan yung ginagawa namin sa iba. Okay, so ito. Mabilisang review na lang. Paano mo iingatan ang iyong dual clutch transmission? Ito kasi dual clutch ang tawag. Bakit? Automatic siya. Pwede mo gawing manual. Itong plus, shift up. Itong minus, shift down. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito, pagbaba naman ng kambyo. Diba, baba mo lang yan. Pagbaba mo sa drive, lipat mo dito. Kung gusto mo mag-manual mode, yan, pwede mong gawin. So, para ka naka-automatic na naka-manual. Kaya dual clutch transmission ang tawag dito. Sa Hyundai Accent na ito. Yun ang gamit niyang klase ng transmission. Okay, so sabi rito, huwag mo daw siyang i-hold ng paakyat na naka-drive. No? Huwag mo daw siyang iha-ano. Parang yung naka-drive ka, tapos nasa paakyat kang lugar, huwag mo siyang gagamitin. Preno daw ang gamitin mo. Eh, no? Use the foot brake or parking brake. Yan. Para daw hindi mag-overheat yung transmission. Yan. So, yung mga biglang birit, yan, iwasan din daw yon. Yung mga biglang arangkada. Para hindi rin mag-overheat yung iyong transmission. Yan. So, lalabas naman daw sa iyong gauge kung may problema ka sa transmission. Yan. Okay? Meron pa daw sa owner's manual. Marami pa. Okay? So, ganun lang. Pag ikay nasa traffic, yan, madalas din itanong, nasa stoplight ka na matagal o kaya sa traffic, ilagay mo sa neutral. Huwag mo ibabad sa drive. Kasi pwede mag-overheat ang iyong transmission. I-handbrake mo para safe, no? Neutral, tapos handbrake, okay na yon. Ilagay mo na sa drive pag aarangkada na. Okay? Pag matagal, ha? Pero kung mga 3 seconds lang, huwag mo na ipalipat-lipat. Sayang naman. Baka malas pag yung iyong shifting cable, no? So, ayan. Konting tips lang, mga kaibigan. Reserbang gulong, i-check nyo rin, syempre. Yan ang mga basic na pwede nyo i-check. Kung kayo ay hindi naman mekaniko, pero gusto nyo mag-check, yan ang mga pwede nyo i-check. Ito, lagi nyo punuin para meron kayong windshield washer. Yan. So, yun lang. Yung iba naman kasi, yung mga brake pads, yun. Pwede nyo silipin. Kung ganyang klase yung mags nyo, yung maluwag ang butas. Pero kung silyado yung mags nyo, yung parang plato, eh mahirap silipin. Babaklasin mo talaga yung gulong. Okay? Yung handbrake, i-check mo din kung malakas. Dapat, pag naka-handbrake, hindi aandar ang kotse pag tinulak, no? Doon malalaman kung maganda pa o malakas pa yung brake. Pwede mo rin pa-cleaning kung hindi ka naka-disc brake. Ito kasi disc brake, harap at likod. So, walang cleaning-cleaning na nagaganap. Self-cleaning. Kumbaga, tinatapon niya yung mga upod na pads, diretso na siya sa air. Hindi kagaya ng mga naka-brake drum, naiipon kasi yung mga pulbos do. Kaya pag binuklat mo yung brake drum, lumalabas yung mga pulbos, diba? Hindi kagaya pag disc brake, harap at likod, parang gano'n na nga, self-cleaning. Tinatapon na niya yung mga upod na brake pad palabas. O, yun lang, mga kaibigan. Tandaan nyo, coolant, langis, brake fluid, clutch fluid kung manual, terminal ng battery, i-check nyo, mga ilaw, air filter, aircon filter, reserbang gulong, dapat may hangin. Yun ang mga basic, mga kaibigan. Sharing is caring dito sa Easy Works Garage. Bye-bye!